Nananawagan po ng malinis na mainom na tubig at pagkain ng lokal na pamahalaan ng Gihulngan sa Negros Oriental. Umapila rin sila ng supply ng gamot tulad ng antibiotics at pain reliever. Sa ngayon, sa labas ng muna ng ospital, ginagamot po ang mga nasugatan sa lindol. At para sa detalye, may report si Micaela Papa. Mika. Igan, sa kabila nga ng panakanakang pag-ulan ay sa labas pa rin nagpalipas ng gabi ang karamihan ng mga taga-Gihulngan. Nangangamba pa kasi ang mga residente na bumalik sa mga bahay at gusali dahil karamihan nga dito ay may bitak-bitak dahil sa lindol. Sunod-sunod pa rin kasi igan yung mga aftershock na naranasan namin kahapon. Pinakamalakas na nga yung magnitude 4.9 na pagyanig pasado tanghali na nagtagal ng mga limang segundo igan. At wala pa rin tubig at kuryente sa buong bayan matapos mapinsala ng lindol ang mga poste at water system. Nagkakaubusan na nga igan ng mga gamot sa Governor William Villegas Memorial Hospital at ang ginagawa na nga lang ng ospital para pagkasyahin dun sa mahigit 80 pasyente ay kinakalahati yung dosage ng mga pain reliever. Sa ospital din igan na nag-set up na lang ng Animoy Tent City sa May Damuhan ay pinangangambahan nga na structurally unsound yung ospital. At panawagan nga ng pamahalaan sa mga nais tumulong, pangunahing pangangailangan ng Gihulngan ay malinis na maiinom na tubig, pagkain dahil nakasalalay na lang sa relief operation o sa relief goods yung pagkain ng lahat ng residente at mga gamot tulad ng antibiotics at pain reliever, igan. Maraming salamat, Micaela Papa.